Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 26, 2024. Tayo po ay naka-live sa Top 1 Facebook page at YouTube channel. At unahin po nating i-promote ang makakalaban po sa pagka-alkalde nitong high sa fentanyl. Mukhang bangag kagabi. Akalae mo, laban-bawi itong si Rodrigo Duterte. Sasabihin niyang hindi adik si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos kagabi, sasabihin niya na namang adik ito. Dinamay pa si Special Assistant to the President Antonio Lagdameo. Kaya naman sa ating mga manonood dyan po sa City of Davao, isa lang ang maaaring maging kaparaanan para talagang totally itong pamilya Duterte makalus na, talunin nito pong si dating kongresista at former chairperson ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles, yang si Rodrigo Duterte. Kaya sana suportahan niyo po siya sa darating po na halalan dyan po sa Davao. Iboto po ninyo ang magbibigay po sa inyo ng tunay na pagbabago. Walang iba kung hindi si Carlo Nograles. Ngayon, ano ba ang dapat natin pag-usapan? Napakarami actually. Ang dami pong naging kaganapan kahapon, particular sa Committee on Good Government and Public Accountability. Pero sa ibang pagkakataon po natin yan pag-uusapan. Ang pag-usapan po natin ay ito pong nakita kong balita kanina pagkagising ko. Ito po yung bumungad sa akin eh. Ayon po dito sa Facebook post ng GMA News, former President Rodrigo Duterte on Monday took a job anew at President Ferdinand Marcos Jr., calling him a drug addict and challenged the military to protect the Constitution. Mamaya, papanoorin po natin yung kabuuan ng video. Kaya puntahan muna natin yung pinakabuod ng balita. Published November 26, 2024. Ex-President Duterte ask military to guard from fractured governance, calls Marcos addict anew. Ibang klase talaga tong dating pangulo na ito. Ang daldal, no? Sabi nga nung isang napanood ko sa TikTok, sa totoo lang, kaya lang matapang ito si Rodrigo Duterte, kaya lang madaldal ito. Kasi may kapangyarihan, may connection, may yaman. Pero kung ordinaryong tao lang daw ito, hindi niya magagawa yung mga pinagagagawa niya. Beside the point naman yan mga tol, punta tayo dito sa balita. Former President Rodrigo Duterte on Monday took a job anew at President Ferdinand Marcos Jr. calling him a drug addict and challenged the military to protect the Constitution. Tanong, pakikinggan ka kaya ng military? No? Ang dami mong kawalang hiyaang pinagagagawa nung ikaw ay presidente pa. Ginamit mo pa ang uniform personnel. Ayon ah, sa testimonya ng mga katulad ni Rowena Garma. No? Diba si Rowena Garma, ipinahayag niya na yung Davao model nitong si Rodrigo Duterte laban sa illegal na droga na mayroong reward system, particular ang pagbabayad sa mga drug suspect kapag ito'y napapatay. O, ginamit mo ang kapulisan. Baka ginamit mo pa ang armed forces eh, para sa mga pagpapatay di umano. Ang daming mga napatay nung panahon mo. Mga kapwa mo public officials, mga pribadong individual, pero ang nakakapagtaka, lantad na lantad sa kaalaman ng lahat na yung kaibigan mong si Michael Young involved sa illegal na droga, pero bakit in-spare mo ito? No? Saka mamaya, let us read between the lines kung gaano kawalang hiya at walang kwentang naging Pangulo ng Pilipinas itong si Rodrigo Duterte. Sabi niya rito sa bahagi ng kanyang video, there is a fractured governance sa Pilipinas ngayon. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Parang ang sinasabi mo, sumasalamin sa pagkatao mo, Rodrigo Duterte. Kasi nung panahon ng panunungkulan ninyo, nobody can correct you. Nobody can correct Pusit. Di ba? Kung ano gusto mong mangyari, nangyayari. Nung panahon mo, napaka-authoritative mo, diktador ka. Kahit yung anak mo na noon ay mayor pa lamang ng City of Davao, kapag ka ginusto nangyayari. Siya ang nasa likod.
kung bakit natanggal yung speaker mo, di ba? Kaso lang, ang nakalulungkot doon, tanga yata yung speaker na yun eh. Bakit? Eh, winawalang hiya na siya ng pamilya Duterte, particular ni Sara. Okay lang sa kanya. Wala akong ibang tinutukoy kung hindi yung naniniwala na isang abogado ah, na pwede daw tumakbo sa pagka-presidente muli itong si Rodrigo Duterte sa 2028. Si Congressman Pantaleon Alvarez. Ano ba sila? Mga nag-hallucinate na mga tol? No? O ito ay bahagi na lang talaga ng kanilang mga pagiging tanga? Ingat ka anak. Kasi alam niyo yung tanga, buti na lang hindi tayo abogado eh. Kaya okay lang na magsasalita ako ng mga ganito. No? Ang tanga, alam mo namang mali yung ginagawa, pero okay lang sa iyo. Pilit mong pinaniniwala na tama pa rin ito. Tanga 'yun. Ganun na ganun yung kongresista na 'yun eh. Alam niya naman na nasusulat sa konstitusyon na hindi pa pwede ang re-election sa isang pangulo ng Pilipinas. Tapos sasabihin niya, pwedeng kumandidato sa pagkapangulo si Rodrigo Duterte? Anyway, lumalayo tayo. Balik tayo. Dito po sa binabasa po natin balita. Duterte also asked the military if it would continue to support Marcos if it knew he was a drug addict. Hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict na presidente? Ang ginagawa ngayon ni Rodrigo Duterte, pasimple. Pasimple niyang inuudyokan ang mga militar na magalit kay Pangulong Bongbong Marcos at talikdan ang kanilang sinumpaan sa konstitusyon. Aba, baka nagkakamali ka ng pag-profile sa ating mga sundalo. Masyado mo yatang minamaliit ang armed forces na porket sinasabi mo, eh akala mo maniniwala na sila sa iyo, Rodrigo Duterte. Oo, hindi nakakalimutan ng uniform personnel. At ako, bahagi ako nun. Na ikaw, para lamang i-appease or i-please. I-please ang mga uniform personnel. Tinaas mo ang sahod. Wala namang problema doon sa parte ng mga uniform personnel. Pero, in general, na problema ang bansa doon. Kasi bakit? 'Di ba nagkaroon ng pag-aaral na kinalaunan magkakaroon ng financial crisis sa pension system ng ating mga uniform personnel dahil sa biglaan mong pagtaas ng sahod nang hindi alam kung saan huhugutin ang pondo nito. Buti na lamang nagagawa ng paraan ngayon 'yan ng kasalukuyang gobyerno sa pamamagitan ng pag-restructure ng pension and syempre yung benefit system ng ating mga uniform personnel. Kaya kung yan lang mga ang pinaghuhugutan mo, Rodrigo Duterte, tingin ko hindi naman ganun kababaw ito pong ating mga kasundaluhan, ang ating uniform personnel, para pakinggan ka at talikdan nila yung kanilang sinumpaang tungkulin sa ating konstitusyon. Ngayon, puntahan po natin ang video. Ito po ah. Ito po yung press conference na naman ng hindi yata makapaniwala sa kanyang buhay na siya talaga ay hindi na Pangulo ng Pilipinas. Oo, sinasabi niya, pangkaraniwan na lamang siyang individual, hindi na siya Pangulo ng Pilipinas. Sa mga labi niya lamang nagmumula, pero iba ang sinasabi ng kanyang puso at isipan marahil na hindi niya lang talaga mailabas. Hindi niya matanggap na sa ngayon, hindi na siya Pangulo ng Pilipinas. Na sa ngayon, hindi ka na sinusunod ng mga dati mong diniktahan, partikular ang Armed Forces of the Philippines. Pakinggan natin at reaksyonan po natin kung ano-ano ang mga pinagsasabi dito ng tunay na bangag na dating Pangulong Rodrigo Duterte. There is a fractured governance na bali lang, hindi lang na-sprained. Ang kapal ng mukha para magsabi, ano, na merong fractured governance sa kasalukuyan.
comparatively speaking naman, Rodrigo Duterte, tingnan mo nga yung governance mo sa governance ng ating Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Ako, hindi ako maka-Aquino, alam niyo yan. Wala akong pakialam sa politika ng mga nakalipas na taon eh. Ngayon lamang sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ako politically involved eh. Pero hindi maikakaila na ang dating Pangulong Aquino, etong si Noynoy Aquino ha, from 2010 hanggang 2016, hindi natin maikakaila ito mga tol dahil ito ay supported ng datos. Gumanda ang ekonomiya sa panahon niya kahit paano. Pero ano ang ginawa mo? Pag-upong pag-upo mo, kung ano-ano ang pinagagawa mo sa iyong gobyerno at nang ikaw ay umalis sa ating Malacañang, ha? Huwag niyong ariin yung Malacañang, pag-aari yan ng sambayan ng Pilipino. Kaya kung feeling niyo sa inyo pa yan at feeling niyo anytime pwedeng ibalik sa inyo, nagkakamali kayo. No? Ano ginawa mo pag alis mo sa Malacañang? Bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas. Baon sa pagkakautang ang Pilipinas ng kahit pagsamasamahin mo ang utang na nangyari sa lahat ng mga naging presidente, eh higit pa yung nautang mo. Pinagmamalaki mo ngayon yun? Tapos sasabihin mo rito, sa wala pang tatlong taon na panunungkulan ng ating Pangulong Bongbong Marcos, merong fractured governance? Ha? Aba, di ka ba nagbabasa ng balita, Rodrigo Duterte? Bagamat hindi masyadong maramdaman dahil alam naman natin ang sitwasyon globally, ang daming mga crisis. Kaya yung pagganda ng ekonomiya ng Pilipinas, halos hindi maramdaman ng pangkaraniwang Pilipino. Pero eventually, mararamdaman natin yan. Pero ang katotohanan, sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, gumaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. One of the fastest growing economy, hindi lamang dito sa Asia, hindi na nga East Asia, hindi na nga, ano ba yung lugar natin? Kung ano man yun, nakalimutan ko bigla. Kasama ang Cambodia, Indonesia, Malaysia, Thailand. Ano yung tawag doon mga tol? Nakalimutan ko bigla, ayaw pumasok sa isip ko. Pero gamitin na lang natin ang Asia. Hindi Southeast Asia, hindi lamang sa Southeast Asia, kung hindi na rin sa Asia, kung hindi sa buong mundo. Lumalaban ang ekonomiya ng bansa sa buong mundo. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, napakaganda ng trend ng ekonomiya ng Pilipinas. Pinoproject nila na sa mga susunod na taon patuloy itong gaganda. Yan ay dahil kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil sa kanyang pamamahala ng maayos sa tulong ng mga taong pinagkatiwalaan niya sa gobyernong ito. Tapos ikukumpara mo? Kasi, ganun lang naman ang kasimplihan yan mga tol eh. Kapag ka, ikaw dati kang Pangulo ng Pilipinas, tapos nagko-comment ka ng mga ganito, kinukumpara mo yan sa gobyerno mo. Kahit hindi mo sabihin, ganon ang magiging impact nun sa isipan ng taong bayan katulad ng ginagawa ng mga DD sheets na supporter mo. Laging ikinukumpara si Pangulong Bongbong Marcos sa pamamahala mo. Pero napakalayo. Ha? Tanga lamang ang naniniwala na sa panahon ng iyong panunungkulan, Rodrigo Duterte, gumanda ang buhay ng mga Pilipino at ang ekonomiya ng Pilipinas. Tanga lang yun. Tuloy tayo rito. There is a fracture in the governance sa ating Pilipinas ngayon. Walang magka-correct niyan. Nobody can correct Marcos. Nobody can correct Romualdez. Nobody can... It's a long process mapapil sa Supreme Court. Gawain talaga nila, binibintang nila sa iba. Ha? Bakit iko-correct si Pangulong Bongbong Marcos? May mali ba siyang ginawa? Ikaw, ang dami mong maling ginawa sa panunungkulan mo pero walang sino man ang makapag-correct sa'yo. Si Pusit,
hindi dapat nakikialam. Pero pinakialaman niya ang leadership ng House of Representatives. Wala ring makapagpigil sa kanya. At kitang-kita naman natin yung asal ng pusit hanggang sa ngayon, di ba? Kahapon nga lang, sa House of Representatives, grabe umasal eh. Pero salamat. Natuwa ako dun sa statement ni Congressman Chua. Sabi kasi ni pusit, Mr. Chair, may you allowed? Blah, blah, blah. Sabi ni Congressman Chua, you are not allowed. Ang lakas ng tawa ko, nanonood ako. At least barado siya. Sabay pindot siya ng mic ng ganun. Sabay ganun sa upuan niya. Napasandal bigla na parang nagmamaktol. Ganun kayo, Rodrigo Duterte. Kapag ka ginusto nyo noon, kahit mali, hindi pa pwedeng i-correct kayo. Kaya ngayon, sinasabi mo yan kasi gawain ninyo. Pero napakalayo niyan para kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang dapat, kung meron mang dapat pansinin, okay lang napansinin. Bahagi ng demokrasyang bansa ang kritisismo eh. Pero yung iko-correct mo si Pangulong Bongbong Marcos na ikaw yung magsasabi, mahiya ka naman sa sarili mo. Oy, si Yawase, maraming salamat dyan sa iyong super sticker ha. Nagmamailo ako, pang-mailo yan. Salamat. Unless you sila ka ng kaso doon, matagalan yan. Okay. Tapos, isa kang abogado. Ito, hindi magandang imahe talaga ito sa mga kabataang Pilipino, mga to, lalong-lalo na sa nangangarap na maging abogado. Kasi bakit? Abogado siya eh. Dapat kung abogado ka, ang pinaka binibigyan mo dapat ng emphasis sa mga pahayag mo ay himukin ang lahat ng makakarinig sa mga sinasabi mo o makakabasa sa mga sinusulat mo na irespeto ang rule of law at due process. Pero hindi mo gawain yung Rodrigo Duterte. Kahit nga ngayon, hindi mo gawain. Biruin mo, ang remedyo na naiisip ninyo dapat sa korte. Pero ano ang katwiran mo? Matagal, long process. Pwede ba yun? Dapat huwag ka nang nag-abogado. Tapos ang yabang-yabang bang sabihin, matagal kang naging prosecutor. Ang hirap tuloy paniwalaan kung talagang ikaw ay naging magaling na prosecutor. Or even kung ikaw ba talaga ay magaling na abogado. Kasi ikaw mismo yung nagdi-discourage sa mga nakakarinig sa'yo na huwag sumunod sa proseso, partikular sa korte. Kaya ulitin ko, kapag ka naniniwala ka sa mga ganyang pahayag at matino ang pag-iisip mo, hindi tingin ko matino. Tanga ka. Kasi alam naman natin na sa isang demokrasyang bansa, dapat tayo sumusunod sa proseso. Kung ayaw po natin sumunod sa proseso, umalis tayo dito sa Pilipinas. Excerpt pa yan. So if you want a redress of grievance, there is no urgent remedy. Ito, hinihimok niya na rito ng indirectly ang ating mga kasundaluhan. Wala daw ibang remedyo. Abogado yung nagsasalita, ah. Ang remedyo sa kanya, militar. Eh bakit ito pa ginagawa yung mga panawagan yung people power? Eh bakit from time to time sinasabi ninyo, sinusupi lang inyong kalayaan sa pamamahayag at pagtitipon? Nakakalimutan mo ba yun, Rodrigo Duterte? Di ba lagi niyong ginigiit? From time to time sinasabi mo, ang tao ay merong karapatan na ipahayag ang kanilang mga damdamin laban sa gobyerno. Na ang tao merong karapatan na magtipon-tipon para sa kanilang mga layunin na hindi labag sa batas. Di ba lagi mong sinasabi yun? The right of the people to assemble and to expression. Kasi nasa konstitusyon. Tapos ngayon, yung wala sa konstitusyon, yung iuudyok mo sa tao, sa mga supporter mo, partikular, hihimukin mo ngayon ang sundalo na tumaliwas doon sa isinasaad ng ating saligang batas? So, it is only the military who says,
Kaya sabihin ko, presidente ako, kita ko ang sitwasyon. Kung gano'n rin ang presidente, nakita mo pala ang sitwasyon, bakit wala kang ginawa? Diba? Ano ba yung nakita mong sitwasyon na si Michael Yang, drug lord? Pero dahil kaibigan mo, huwag niyong salingin. Marahil kaya nito in-appoint bilang economic advisor si Michael Yang kahit hindi Pilipino para protektahan ito sa mga illegal na gawain ito eh. By policy, hindi pa pwede. Kaya de facto na lamang ang gagawin mo. By mere pronouncement or appointment nito kay Michael Yang bilang economic advisor mo, it means hindi nyo pwedeng salingin. Parang Noli Metangere, touch me not. Di ba? Si Michael Yang. Otherwise, sasamain ka kay Rodrigo Duterte. Hindi ka ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo, Duterte? Alam mo pala eh, bakit wala kang ginawa sa mga panahon na yon? Anong nangyari doon sa magnetic lifter na natagpuan sa loob ay napakaraming illegal na droga? Yung mga nasa likod ba nun talaga na totoo na sampahan ng kaso? Ano ginawa mo kay Pael doon nung panahon na siya ang namumuno doon? Diba sabi mo, ayaw mo ng mga korap? Ang laking pagkakamali nun. Pero instead, ansipain mo kagad siya sa iyong gobyerno, dahil malakas si Pael doon sa'yo, inilipat mo pa ito sa isang napakagandang posisyon. Bureau of Correction Director na may salary grade of 30. Ang posisyon title sa gabinete ay undersecretary. Ganun ka, Rodrigo Duterte. Kaya wag mo na kaming bulahin. Ito naman, kaya lang natin tinatalakay ito para patuloy lamang po nating ipaalam sa publiko na wag tayong magpapaloko sa mga sinasabi nitong mga Duterte. Itong si Rodrigo Duterte, kahapon si Sara Duterte, kung ano-ano na naman pinagsasasabi, mamaya in a separate live streaming, re-reaction na natin yung kanyang interview sa Fresh kahapon during the committee hearing diyan po sa House of Representatives. And then, in face of so many errors there, tambok-tambok, nagtupak-tupak na ng ano, hanggang nagkaroon ng briefcase, it fractured. Governance. It is only the military can correct it. Are you saying a military junta can have... No. Hindi pa pwedeng sabihin eh. Kasi bakit? Kapag sinabi niyo yun, paglabag na naman sa batas. Kaya kailangan indirectly. Kailangan pasaring lang. Pero ang ibig sabihin, ganito gawin niyo. Ganun ang diskarte nitong si Rodrigo Duterte, mga tol. Sinabi ko sa lahat yan, magtanong ka ng sudalo niya, anong opisyal yan, sinabi na magmunta pa. Sinabi ko lang, it is only the military who can correct it. Now, to answer your question. Rey Amor, mamatay ako, baka mamatay si Rodrigo Duterte. Oo, baka mamatay si Rodrigo Duterte, iyak ka. Diba? Baka sa mga susunod na araw, bigla na lamang mamatay ito. Kunin na siya ni Satanas. Kasi naniniwala ako si Satanas ang kukuha dito eh. Hindi ang Diyos. No? Kasi alam naman natin na ang mga ganitong uri ng tao sa impyerno talaga mapupunta. Sabi niya nga, alam niya naman yun eh. Ikaw, Rey Amor. Hihintayin ka niya sa impyerno. Ibig ko sabihin ang military, well, it's an option sa military. One, they just can sit there sa upuan nila, doon sa bukid, maglinis ng baril. Sabi lang sila na
We are not anymore. Hindi na sila magpudita yung magpunta yung tanki di gira na. Sabihin lang nila na ayaw na namin yung laro ninyo. Out kami din. Trying hard ka talagang kumbinsin ng armed forces, ano? Hindi ka ba nagtatanong sa kasundaluhan kung anong nilang, kung anong nararamdaman nila para sa'yo, Rodrigo Duterte? Siguro kung meron ng mga loyal sa'yo, nakinabang sila sa'yo. Pero yung mga hindi nakinabang, yung talagang tumupad lamang sa kanilang tungkulin ng matapat, hindi mo mauuto yun, Rodrigo Duterte. Dahil alam nila kung ano ang katotohanan sa likod ng pamumuno mo. Ako, bilang dating pulis, alam ko ang naging kalakaran sa Philippine National Police sa panahon ng pamumuno. Pero siyempre, para na lamang yun sa aking tenga at mata. Hindi na yun pwede pang lumabas pa. Kasi respeto na rin eh, dahil ako'y naging police before eh. Pero wag mo kaming bulahin. Ha? Rodrigo Duterte. Alam na alam ko kung ano ang sistema meron sa panahon ng pamumuno mo. Kasi kung walang military, yung laro nila, wala. Basta hindi yan kudita, hindi yan ano, basta sabi na military. You are oppressing people. And you are spending... Natatawa ako kung sino yung dapat niyang sabihan ng oppression eh. No? Si Pangulong Bongbong Marcos oppressing people? Saan banda? Eh sa panahon nga ng panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, humiira lang rule of law, due process. Ikaw, ilang tao ang inoppress ninyo sa panahon ng pamumuno mo? Si Leyla De Lima, hindi sa kinakampihan natin, biktima ng oppression mo. Dahil lamang siya ay kritiko mo. Sabi mo, you are finished. De facto fallacy, ano ang nangyari? Kung ano-anong gawa-gawang kaso ang isinampa kay Leyla De Lima. 2,544 days. Ewan ko kung tama yung pagkakaalala ko sa binanggit niya. Pinulong nyo si Leyla De Lima. After nung panahon na yon, ano ang sinabi ng korte? Lahat ng isinampan yung kaso, walang katotohanan, kaya dismiss, acquitted itong si Leyla De Lima. Si Antonio Trillanes, kritiko mo, yung legal na proseso na iginawad sa kanya ang amnestia ng dating Aquino administration, ginamit mo ang pagiging pangulo mo para bawiin ito. You issued a proclamation na binabawi ang amnesty na ibinigay ng Aquino kay Trillanes. And thereafter, pinurso nyo yung kasong rebellion kay Trillanes. Pero, dahil umiiral talaga ang batas, ano ang naging desisyon ng korte bagamat napakatagal nito lumabas? Sabi ng Korte Suprema, ang proklamasyon na inisyo mo, Rodrigo Duterte, ay unconstitutional. Labag sa saligang batas dahil sa apat na kadahilanan. You violated the right of Trillanes to due process and equal protections of the law. Nilabag mo ang kanyang karapatan to double jeopardy at saka mistula kang nagkaroon ng ex post facto law. Yun yung mga dahilan. Hindi ko na ipapaliwanag kung ano-ano yung mga binanggit ko ang mga tol. Pero sa aking pagkakatanda, yun ang buod ng dahilan ng Korte Suprema kung bakit idineklara na yung proklamasyon mo sa panahon ng panunungkulan mo laban kay Trillanes ay unconstitutional. Tapos sasabihin mo ngayon, si Pangulong Bongbong Marcos pa sa gobyernong ito nagkakaroon ng opresyon. Roro Roselio, maraming salamat po dyan ha, sa inyong super sticker. Tuloy natin ang pakikinig dito. Our money, like water, pati kami in the coming days,
Mawawalaan kami ng aming... Ito, purely gaslighting to. Purely gaslighting ito, mga tol. Huwag tayong maniniwala dyan. Ha? Mawawalan daw ng retirement. Bakit? Kapal na mga mukha mo para sabihin mawawalan ka ng retirement. Ang laki nga ng retirement nyo dahil presidente ka ng Pilipinas eh. Ikaw ang pinakamalaki, marahil. Magkano ba sahod ng presidente ng Pilipinas? May git sa 400,000 pesos. O, magkano retirement pay mo ngayon? 100,000. Tuloy natin ang pakikinig dito. Kasi sinasabi niya, kinuha daw ang pondo ng GSIS, ng PhilHealth, at kung pati pa yung gold, saan daw dinala. Lahat naman yan, nababalita kung paano kinagasta. Si Sara Duterte lang naman ang ayaw magpaliwanag kung paano ginasta ang pondo niya. Makalaw. Hindi kami sa saling side. Silent protest. Not taking orders at all. Hindi pa yung silent protest. Military lang talaga. Military silent protest eh. Good at take orders. Talagang inuudyo kanya ang mga militar, ano? Alam mo, Duterte, hindi ako naniniwalang magkakaroon ng pag-aalsa ang mga militar dahil lamang sa pag-uudyok mo. Napakinggan ninyo ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes kung bakit nagkakaroon ng military adventurism. Kasi malawakang korupsyon ang nangyayari. At nangyari yon sa panahon ng bata mo, si Gloria Macapagal-Arroyo. Diba? Magkasundo kayo eh. Kaya sila, nagtangkang magrebelde, magkudita. Nagrebelde sila, hindi nagtangka. At nagkudita sila. Not necessarily kudita pala. Rebellion ang kinaso eh. No? Pero sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, wala ang salitang malawakang korupsyon. Huwag kayong magalit kay Anthony Taberna, mga tol. Ha? Kasi totoo naman na may garapal ang korupsyon sa kasalukuyang gobyerno. O baka ma-misconstrued nyo ako sa sinabi ko at magalit din kayo sa akin, ha? Totoo kasi yon. Bahagi ng gobyerno si Sara Duterte. At garapal ang korupsyon sa pamumuno ni Sara Duterte sa Office of the Vice President at noon bilang kalihim ng Department of Education. Yon ang katotohanan. Magkaiba yung malawakang korupsyon sa garapalang korupsyon. Kaya ako di ako nagagalit kay Anthony Taberna eh. Kasi totoo yung sinasabi niya. Garapalang korupsyon. Dahil merong vice presidente na waldas o kung ano man ang ginawa sa confidential funds na ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Even the take orders from the mother-in-chief, that's it. Sabihin na nga niya, Sir, huwag mo kaming isali. Pati kami, ang maasawa ko nagtrabaho sa gobyerno, nakataya. Tingnan mo naman yung pero kinuha ninyo sa GSIS, PhilHealth, 89. Yan GSIS, walang katotohanan niya na kinuha. Diskarte na yon ng GSIS dahil naniniwala sila na ang Maharlika funds pwedeng lagyan ng investment, mutual funds eh. Diba? Yung PhilHealth, yan ay nasa korte na. Kung sa tingin nila, mali kayo, ang ginawa ng kasalukuyang gobyerno, at yan ay sinasabi niyong malversation, tingnan natin kung ano ang magiging hatol ng korte. Pero sa aking paniniwala, walang mali sa ginawa ng kasalukuyang gobyerno. Para yan sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. The greater good for the greater people. Diba? Yun naman yung basic eh. May mga tatamaan. Pero, yung mga tatamaan na yan, mas marami ang makikinabang. At yung mga tatamaan na yun, hindi naman iiwan. No one will be left behind, laging sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya huwag kayong mag-alala.
Hintayin rin natin kung anong mangyayari sa petisyon laban diyan sa paglipat ng pondo mula sa PhilHealth papunta sa ibang undertaking ng ating gobyerno. Pinagbili nila, saan itong pera? Itong gold. Aba, Rodrigo Duterte, para kang hindi naging pangulo. Eh, yung mismong kakamping nga eh, na si JC Punong Bayan, galit na galit kay Pangulong Bongbong Marcos yun eh. Pero kinampihan niya si PBBM at ang administrasyong ito tungkol dyan eh. Kasi normal na proseso yan, na kapag pwedeng kumita ang gobyerno, ibebenta talaga nito ang reserve nito. Ginawa nyo rin yan noon sa panunungkulan mo. Nakakalimutan mo ba yun, Rodrigo Duterte? Walang masama sa pagbebenta ng gold kung makikinabang dito ang gobyerno. 25 tons of gold reserve natin sold amounting to 129 billion. At least sa Congress may resolution tapos a bill that would correspond with it. There's such explanation of how the money. Eh, ang problema nga, may mga ganyan pala kayong saloobin. Ano ba ginagawa ng anak mong kongresista? Di ba mga to, logic? Ganyan pala saloobin ninyo. Tapos binabanggit mo pa sa Congress. May ginagawa ba anak mo sa Congress? Wala. Panay absent. Kaya sa darating na halalan, yung mga manonood natin dyan sa First District ng Davao, iboto ninyo si Attorney Migs Nograles para yung pala-absent nyong kandidato, politiko na nagngangalang Pulong Duterte, eh mawala na dyan sa Kongreso. Ginawa pang parang sogo yung kanyang opisina. Akalain mo, porket Vice Presidente, pwedeng gumamit ng opisina 24/7? Kasi balak niya pang mag-stay hanggang bagong taon kung hindi lang nagkaroon ng mga pagbabago sa sirkumstansya eh. Diyan sa opisina nitong si Paolo Duterte. Hindi pa pwede yun. Kasi merong sinusunod na rules ang House of Representatives. Tapos kayo, ano, exempted kayo sa rules? Tapos ngayon, babanggitin mo dito sa Congress, ganito, ganyan. Eh ano ba ginagawa ng anak mo sa Kongreso? Wala. Puro absent. Katulad mo, puro absent. Kasi sabi sa kasaysayan mga tol, nung naging kongresista, itong si Rodrigo Duterte, puro absent ang pinagagawa rin ito sa Kongreso. Sa madaling salita, tamad na kongresista. Money is going to be spent. Pero ito, paano ito ngayon? Sila na nakaalam nito. Yung Maharlika, sila na nakaalam nito. Anak ko ng teting naman, Rodrigo Duterte, para ka talagang hindi abogado eh. Paanong mangyayaring sila lang ang nakakaalam ng Maharlika? Eh, batas yan. Di ba? Yung Maharlika Investment Corporations or funds, yan ay naging mabisa sa pamamagitan, nagkabisa sa pamamagitan ng isang batas. Inagrihan ng Kongreso, House of Representatives, and Senate of the Philippines. Nandun nga yung mga tao mong senador eh. Si Bongo, si De La Rosa, si Padilla, at iba pang mga Duterte supporter na senador dyan, umagri sila dyan. Paano mong sasabihin na hindi alam? Saka maganda layunin ng Maharlika Fund. Para yan sa ating bansa at sa mga kababayan nating Pilipino. Hindi mo na kinakailangan mangutang ng mangutang eh. Kung yung bahagi ng iuutang mo, pwede namang kitain sa pamamagitan ng Maharlika Funds. Tapos palalabasin mo ngayon sa harapan ng publiko. Hindi alam ito ng taong bayan? Alam namin yan. Kaya nga may mga nagre-reklamo rin iba kasi alam nila at ayaw lang nila doon sa proseso. Huwag mong linlangin ang taong bayan sa sinasabi mong hindi alam at sila-sila lang nakakaalam tungkol dyan sa Maharlika Investment Corporations. Walang participation ng people dyan sa ito. So,
Saan itong 25 tons? Alam ba ng military yan? Hindi sabihin nila. Wala. Dito, nakikita natin na merong nag-uudyo kay Duterte. Yung mga issue na yan, inuudyok sa kanya. Kaya dito, masasabi natin na hindi talaga totally siya yung nasusunod eh. Kung hindi yung mga tao ding nakapaligid sa kanya. Pero ginagamit yung pagiging diktador niya para yung kagustuhan ng mga taong nakapaligid sa kanya nangyayari. May kodigo. Kung talagang nasa puso at isip niya yung mga nangyayari sa ating bansa, hindi niya kinakailangan magkodigo. Ako nga, wala akong binabasa dito eh. Except pag pumasok sa isipan ko at kailangan ko ng pruweba para sa inyo, ipakita ko sa inyo. Iyahanapin na lang natin sa internet o kaya sa balita. Kasi alam ko yung sinasabi ko. Alam ko yung nangyayari sa bansa. At higit sa lahat, hindi tayo naninira. Dapat bilang isang Pilipino, marunong tayong rumespeto sa ating mga inihalal. Kaya nga ikaw, Rodrigo Duterte, kahit ayoko sa'yo, kahit hindi kita binoto, sinuportahan kita eh. Kahit nung hindi na ako pulis. Kasi pag pulis ako, obligated akong suportahan ka dahil commander-in-chief ka eh. Maraming salamat, Jerry Ramila, sa iyong super sticker. Pero nung ako'y pangkaraniwang individual na, sinuportahan pa rin kita. Dahil halal ka ng bayan eh. Ayaw ko man sa iyo o gusto kita, ang magagawa ko bilang isang Pilipino, suportahan ka bilang Pangulo. Pero ginagawa niyo ba ngayon yun? Hindi. Kasama ng mga aliporis mo. Hindi niyo sinusuportahan si Pangulo. Bagkus, lagi niyong sinisiraan ito at pilit na pinababagsak. Kasi bakit? Ang makikinabang anak mo. Kaya sana gumulong na yung impeachment process eh. Siyempre, gugulong na rin yung criminal na kaso laban kay Sara Duterte. Pero kaya ko sinasabing sana gumulong na ang proseso sa impeachment para mas malantad sa harapan ng publiko kung ano yung mga kagaguhan na pinagagawa ng anak mo. Kasama ka. Dahil sabi nga ni Antonio Trillanes, yung bank statements, kapag ka meron ng impeachment trial, hindi nyo na ma-i-invoke pa yung karapatan nyo sa bank secrecy law eh. Makikita ngayon ng taong bayan kung ano talaga nilalaman ng inyong mga bangko. Brady, hindi na kami sasali ng laro. Can you restate your statement? Can you expect the problem will be when ito pag nirebase nito, your question must also correspondingly appear. Importante yan. So, where? Kasi may statement siya, dapat stay put lang kung military, wala naman siyang sinabi. No? In fact, si Inday na nagsabi na tulog-tulogan yung chief of staff. Porkit hindi pumapabor sa kanila, tulog-tulogan na. Di rin marunong mahiya talaga si Sara Duterte, eh, no? Nagtatrabaho ng maayos yung chief of staff natin na si General Romeo Browner. Tapos sasabihan niya ng tulog-tulugan lang. Nag-iisip ba talaga ng tama itong mga Duterte na ito? Makakatulog yung chief of staff kasi hindi niya yung maayos. Masagal na siya natulog. Alam niya yung commander-in-chief niya natutruga. Oh, yan na. Di ba? Iyan na naman sila sa kanilang naratibo. Aba, kahit sa ang angulo ko tingnan, di ko makitang adik si Pangulong Bongbong Marcos. Eh. Ako, nagtuturo ako ng drug education and vice control. Eh. Merong mga pharmacological effect na tinatawag sa paggamit ng illegal na droga. Physical, psychological,
emotional, behavioral. Yung mga senyales na yun, hindi ko nakikita kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan nyo. Soon, bibilihin ko yung nasa Santa Lucia na malaki, papalit ko dito. Ha? Ang pogi-pogi ni Pangulong Bongbong Marcos. Oh. May ganyan bang adik? Meron bang adik na napaka-pasensyoso? Hindi violente. Ang mga adik, walang pasensya. Violente. Saka tingnan mo naman yung itsura mo. Kumpara kay Pangulong Bongbong Marcos, sino mas mukhang adik? Sino matumatabi ng mukha? Kasi ang droga, mga tol, nakakapangit. Ha? Dito, idadamay mo pa si Sap, Anton Lagdameo. Pero, sa mga pahayag mo dito, makikita lang talaga kung paano ka walang kwenta-kwenta na pinuno eh. Kasi, kung yan pala paniniwala mo, bakit mo kinonsinte nung panahon mo? Ibig sabihin, konsintedor ka. Noon pa yan, alam na ng lahat. Sila hindi. O, diba? Noon pa yan, alam na ng lahat. Assuming for the sake of arguments na totoo yung sinasabi mo, bakit wala kang ginawa? Dahil kaibigan? Eh, hindi pa pwede yun. Wala kang kwentang pinuno. Dahil kaibigan mo, ganun na gagawin mo. Pinapakita mo lang rito na ikaw, Rodrigo Duterte, kapag ka pabor sa'yo, okay sa'yo kahit mali ginagawa. Pero siyempre, hindi totoo ha. Hindi totoo na addict si Pangulong Bongbong Marcos. Nagpa-drug test ng si Pangulong Bongbong Marcos eh. Kayo? Ikaw, Rodrigo Duterte, nagpa-drug test ka ba? Nung hinahamon ka ni Antonio Trillanes noon, ayaw mo magpa-drug test, ano nga ang sabi sa'yo nang tumakas na nasa ibang bansa ng si Harry Roque? Kasi ayon kay Sara Duterte eh. Umalis na raw ng bansa si Harry Roque. Ano sinabi niya? Hindi siya kung sino na pwedeng sumunod sa naguutos sa kanya. Di ba inuutusan niyong magpa-drug test si Pangulong Bongbong Marcos? Ibabalik namin sa inyo. O. Bakit niyo uutusan si Pangulong Bongbong Marcos? Bakit niyo hahamunin magpa-drug test kung kayo mismo ayaw magpa-drug test? Ang mga polis, kaming taga Davao, alam namin si Lagdameo nagdodroga. Yan, dinamay pa. Eto, maliwanag na paglabag na naman sa batas ang ginagawa nitong si Rodrigo Duterte. Alam nyo, hindi porket presidente, hindi porket public official like Secretary Lagdameo, wala nang karapatan na pangalagaan ang kanilang reputasyon, ang kanilang integridad, honor. Ha? Sinasabihin niya ng adik, paninirang puri yan. Malinaw na paninirang puri yan, pwede siyang sampahan ng kaso sa mga pinagsasasabi niya yan. Pero ang pinaka dapat natin pansinin dito, kung totoo ang sinasabi niya, uulitin ko lamang ha, pero hindi totoo yun ha. For the sake of arguments, kunyari totoo, wala siyang ginawa. Konsintidor siya. Pagka ganyan ang namumuno, walang kwenta. Kasi kasama namin siya palagi dito sa diyan kay... O, diba? Kasama daw palagi pero wala siyang ginagawa. Akala ko ba galit ka sa addict? Akala ko ba galit ka sa drugs? Eh lagi niyong kasama. Tapos gumagamit, wala kang ginagawa. Hindi kasi totoo yung sinasabi niya, mga tol. Sinisiraan niya lamang talaga si Pangulo at si Anton Lagdameo. Pedro. Kaya yung sipo ni mag-usap kami, yung sipo ni Lagdameo magtulo yan. Hindi niya alam nagtulo yung sipo niya. Hmm. Minsan gano'n na lang niya. Tating mo yan. Gawain mo siguro yun. Siguro pagkabangag ka sa fentanyl, gawain mo yun. Kaya muna i-demo. Alam ni Marcos na si Lagdameo drugista. Alam ni Lagdameo na drugista. Magkasama yan sila.
sa Hititan. Ang nangyayari kasi ngayon dito sa mga tao na ito, parang sila'y meron pong immunity sa kaso eh. Walang respeto sa batas. Tapos kapag ka nag-aabang na ang kaso, sasabihin lang nila, hyperbole, nagjo-joke lamang. Pero hindi dapat ganun. Tama si Pangulong Bongbong Marcos eh. Hindi nyo dapat tinutukuhang ang katotohanan. Ha? Ano pa ang mangyayari pagka meron tayong ganitong uri ng tao na dating Pangulo, tapos sinisiraan ang kasalukuyang gobyerno? Patuloy ba dapat mangyari ito? Hindi. Kaya sana magbago talaga ang isipan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Eh, hindi lamang paharapin sa hustisya dito sa Pilipinas, kung hindi yung malaking pagkakamali niya sa sangkatauhan, crimes against humanity. ICC, pasok! Sa bagay, okay na nga sa ating Pangulo eh. Sabi niya, kung gusto yan ni tinawag pa nga siyang PRRD ni Pangulo eh. Di ba? Kung gusto yan ni PRRD, sobi ito, wala tayong magagawa. Pero sana, yung paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos magbago na. No? Si Senator Chis Escudero, ang ating Senate President, payag na bumalik tayo sa membership ng ICC. At ganoon na rin yung ipinaglalaban natin dito sa ating programa eh. Ganoon na rin, rather, yung ating iminumungkahi sa ating programa. Na sana, bumalik na tayo sa pagiging kasapi ng ICC. Para once and for all, matuldukan talaga itong mga Duterte na ito. Iyakan sigurado ang mga followers nito pagka nag-member na tayo sa ICC. Kasi obligated na tayo eh. Wala nang dahilan para kapag lumabas yung warrant of arrest. Hindi kaya nararamdaman na rin ng ICC na tayo babalik sa ICC? Kaya hindi muna inilalabas yung warrant of arrest. Baka pagbalik natin sa ICC, ano? Tapos bigla nang ilabas yung warrant of arrest para automatic uhulihin na itong mga Duterte. So, another appropriate question would be yung ito with sincerity. Kayo bang mga military pati police, would you still continue to support a drug addict? Alam ninyo kung ano, pero tanungin mo lang yung Presidential Security Command, puro military man. You did that go far. Yan what? Talagang ayaw nyo tumigil sa naratibo ng addict si Pangulong Bongbong Marcos, ha? Ano ang solusyon dito, mga tol? Kasuhan na. Tagtarin na ng kaso itong mga Duterte na ito. Saka magkaalaman na kung talagang kaya silang itago ng Davao. Sabi nga nila, si Apollo Quiboy hindi mahuhuli. Poprotekta ng mga Davaoan nyo eh. Anong nangyari? 5,000 policemen sa pangunguna ni General Torre pinadala. May nagawa ba kayo? Kaya ikaw, Rodrigo Duterte, kahit magtago ka dyan sa Davao, kapag ka meron ka ng warrant of arrest, at gustuhin ng gobyernong itong ipahuli ka, baka 10,000 pulis pa ang ipadala dyan sa iyo para lamang mahuli ka. Tao na inyong military, hanggang kailan kayo magsuporta ng drug addict sa presidency? Sabihin mo sa amin. Ngayon, mga tol, bakit niya sinasabi ito? Again, style nila, diversionary tactics. Dahil ang tunay na issue, yung ICC problem niya, yung crimes against humanity na posibleng isampa sa kanya rito, yung Flander case na isinampa na sa kanya, graft and corruption na naisampa rin, at saka syempre, yung tambalustay na anak niya na si Pusit Indaysara Duterte. Maraming salamat sa inyo, mga tol. Hanggang dito na lamang. Mamaya na tayo mag-shoutout. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.